What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel! And for our today's video, ang mga kasama natin ngayong araw ay isa. Actually, siya ay baguhan sa serbisyo publiko. Siya ay isa sa limang anak ng ating dating Vice Mayor Yoyong Martinez at ngayon naman ay kasalukuyang konsehal ng Pasig. Pero sa pagkakataong ito, ay susubukan naman niya ang kanyang kapalaran sa pagtakbo bilang konsehal ng Pasig. Kaya naman mga TV Natics, let's please all welcome Konsi Maro Martinez. Yay! Thank you. Welcome sir, kamusta? Okay naman po. Thank you, thank you. Hindi ka naman kinakabahan. Kinakabahan? Sabihin. May kakinakabahan? Ako gutom na talaga. Oo, baka gutom na. Yun naman, okay naman. Pero okay sa'yo, nag-review ka ba sa mga itatanong ko sa'yo mga questions? Oo, pinanood ko yung channel mo. Hindi lang yung sa ano, yung mga dati rin pinanood ko yung mga post ko paano. Talaga. Sino si Maro Martinez? Maro Martinez. Siguro simulan ko sa pagiging anak. Kasi sinimulan natin sa tatay ko kanina. Lima kaming magkakapatid. Then apat kaming lalaki and then isa yung babae. Ako yung bunso sa lalaki. Pinakamalayong gap sa amin is yung bunso. I think 6 years. Gap sa'yo? Gap sa akin. Then kami, mga 3 years, 4 years bago na susunod. Feeling ko habol lang yung babae. Then babae. So last siya namin. Then syempre, bilang anak ng isang Yoyong Martinez, una, pressure. Ang dami kasi, ang daming aspects ng buhay niya na ang sarap sundan. Nagsimula siya siguro as an athlete, basketball player, sinubukan ko rin na mag-basketball. Uh-huh. Pero unfortunately, naging iba yung track natin. Hindi ko sinubukan mag-artista. iba yung level ng tatay ko pagdating doon sa pag-artista. And then, sinusubukan ko. Bilang anak, tinatry ko naman na, hindi naman siya pressure, pero kasi idol ko yun, sino ba namang hindi, from basketball to an actor, and then ngayon, politician. Kumbaga, in a real world, ang sarap pangarapin ng mga career nung tatay ko na natahak naman niya. Talagang nilook up to mo siya. Yeah, nilook up ko. So bilang anak, idol na idol ko actually sila ng magulang. Una-una, paano palalaki ng apat na lalaki? Okay. Na antitigas ng ulo niya, malamang kung bata. No? Isang lalaki lang eh, dalawang lalaki lang eh. Imagine apat. So, how to raise a family, nilulook up ko sila. Paano kami napagtapos, paano kami napagsama-sama, paano kami nagbibigay ng respeto sa kapwa. It's because tingin ko naman, they did a good job, lalo na ng mga bata. So, ako as anak, I cannot be more proud of na anak ako ni Councilor Yoyong Martinez. And then yung nanay ko rin, ganun rin. Hindi man masyadong sikat yung nanay ko, pero siyempre lahat ng lalaki naman, merong tao sa likod niyan. At yun yung may bahay namin, yeah. Talagang all out ang support ng pagmamahal na binibigay. Kaya sa akin, I'm looking forward na maging ganun yung family na tinatayo ko kayo. Pa yung mga anak ko. Pero looking forward ako na maging ganun. So, being a father naman, kasi syempre, doon muna ako, sino muna si Maro Martinez? Saan ka nagtapos, ano ang natapos, yeah. Yung mga ganun po, para at least mas makilala tayo ng ating mga, yeah. Yung mga undecided voters, di ba? Especially dito sa distrito, tama? Politika talaga yung mga, di ba? Yeah, sa distrito, dami pa niya. Nag-aral ako ng elementary sa Lord's School of Mandaluyong, doon rin po ako nagtapos ng high school. Hindi naman kayo graduate ni, hindi naman kayo classmate ni Paolo Sanchado. Ahead sa akin si Paolo. Medyo mas may edad si, kaya nga kuya Paolo yung sa akin. Medyo mas bata-bata lang ako ng college. And then, nga, para magkasabay kami, kasi UST rin ako nag-college. Yeah. Yeah, ang course ko is Bachelor of Arts po, major in legal management. Okay. So most ng mga kaklase ko nag-abogado na, if not all, tingin ko lahat eh.
And then ayun, medyo may pangarap pa rin tayo na one day makapag-aral tayo ng law. Mm. And then para mas fulfilling. Iba kasi continuous ka na nag-aaral. Mm-hmm. Graduated 2007 and then ayun, naging empleyado rin tayo, nagtayo rin tayo ng negosyo. And then 2013, pumasok po tayo sa politika. Naging barangay Tagawad po tayo dito sa Barangay Santa Lucia. Na currently, sa suporta po and pagmamahal po ng aming mga kabarangay, nandito pa po tayo. So until now ba? Ikaw ang incumbent? Yes. Oh. Incumbent po na barangay. Iba naman po. Sana taga dito. Titigatanyogan ka siya. Ay, District 1. District 1. Santa Lucia. Yeah. So, tuloy-tuloy lang. Marami tayong mga gusto mangyari. Kaya tayo nandun sa politika. Marami tayong pangarap sa public service. Sino ang nag-encourage sa'yo na tumakbo sa bilang konsehal? Ngayon pa lang tatakbo ka din bilang konsehal, na-pressure ka ba? Nasundan ang yapak ng iyong tatay na formerly ay vice mayor ng Pasig, mm-hmm. and at the same time, ngayon ay nakaupong konsehal. May pressure ba sa'yo? Ah, syempre, no? Every time na merong name yung dad ko, may pressure pa rin ka. Pero sino yung nag-encourage sa'yo? Nag-encourage, honestly, walang nag-encourage sa akin. More on pinaghugutan ko ng inspiration. For me, to do what I have to do or what I'm doing, hindi naman talaga, marot, takbo ka. So, hindi kasi ganun eh. More on, kasi tingin ko, napag-aral naman niya ako ng tama, napaayos, napalaki niya ako ng maayos, and then nakikita ko na naniniwala naman siya. So, hindi naman niya directly sinabi na, pero sa akin, kaya ako nandito kasi I was inspired na meron kang magagawa. I'm sure ang dami nagkasabi, kahit wala ka sa politika naman, makakatulong. Pero we're not talking about just simple help. Diba? We're digging in dun sa mas malalalim na programs, mas malalalim na reforms, and magagawa mo talaga yan if you are given a chance to serve a seat, any position sa government. Especially, City Councilor, di naman siguro sikreto, no? Yung local legislative po natin, mas mabigat yung role na magagawa pagdating po sa atin. So, more inspiration than encouragement. At saka, ngayon kasi medyo nandito ka sa small avenue. Eh. Mm-hmm. So, once na siguro ikaw ay pala rin bilang maging konsehal, mas lalawak yung avenue na mas matutulungan mo, di ba? Yeah. Sana. I'm hoping, really, di ba? And then, ang pangarap natin, maging back na ng mga ordinances or mga resolutions, yung mga, not only yung mga help natin because of the pandemic, gusto natin may program talaga na nakabakon dyan. Yeah. Para anytime na may ganito, hindi tayo naghihintay ng tulong. Alam natin na may darating na tulong kasi nakaprograma. Yun po yung pangarap natin. Pero yung pressure, wala namang pressure. Mabigat. Totoo, sobra yung pressure, especially papalapit na. Yeah. Yung election. Ilang days na lang. So, ngayon naman, Konsi, ay given a chance na ikaw ay pala rin manalo, i-manifest mo yan bilang District 2 Councilor. So, what are the projects at saka mga programs? Yung programa mo dito sa Santa Lucia na dadaling mo sa city, ano yung mga programa at saka mga services? Mga services. Oo. First, kasi it's politics, sa totoo lang. Mm-hmm. Ang unang goal ko talaga, bakit ako, or isa sa mga goals ko bakit ako tumakbo, is me, I'm really hoping na ma-end yung pagiging divisive na nangyayari every time may elections. Mm-hmm. Kasi yun yung nangyayari, hindi lang naman locally, nationally, diba? Kung may elections, instead of uniting people because of elections or mga leaders na pinaniniwalaan natin, ang nangyayari, magiging divisive, nagkakanya-kanya, nalitibay tayo sa pamilya. Siguro number one, yon nung nag-start ako. Bakit ako nag-serve as barangay Tagawad? Nakailang term ka pala? Two terms. Two terms. Since 2013. So, yun talaga. And as much as possible, kahit na gusto natin ng magandang politics na, mm-hmm. tamang politics na, kasi we're paving the way for the next generation. Alam natin, hindi 100% yung politika ngayon. Hindi ganun kaganda. At saka, ang crucial na ngayon. Yeah. Parang mas
kailangan mo talagang tapangan yung pagtakbo mo. Yeah. Kailangan may boses ka. Mm-hmm. Hindi na pwedeng nasa isang tabi ng tao. Especially, you know, we're talking about the next generation, yung mga anak natin. Magiging ako, eventually, di ba? So, siguro number one, yun, magkaroon ng different type of politics sa atin. Kung hindi ko man malahat, at least sa small way na meron ko. And then, sa platform naman natin, ano, number one is magkaroon tayo ng inclusive na governance ng gobyerno when it comes to legislation. When you say inclusive sa na governance, ano yun? Inclusive. In general. Yeah, in general. Legislation kasi. Okay. Yung ina-applyan ko naman is yung local legislative talaga natin. Okay. So in creating an ordinance or resolutions that would yung tatamaan yung mga sektor na dito sa Pasig, ano, kailangan inclusive, isama natin sila. Tanungin muna natin sila. Hindi dapat sa leader lang nanggagaling. So, hindi dapat sa amin lang. Kunwari, gagawa kami ng ordinance na may tatamaan yung, sabi mo, sector ng PWD. So, kailangan matanong din pala sila. Matanong sila. Kasali sila. Pag gagawin natin yun, kasi inclusive, ibig sabihin, hindi lahat ng positive. Lahat rin ng mga hindi magagawa ng government, dapat ma-present din natin sa tao. Let's say, may hiningi tayo. Kailangan maintindihan natin rin or maalaman ng Pasigueño, unang-una, kaya bang gawin? Pangalawa, if may budget na pinag-uusapan doon, saan kukunin? And then, for talking about good governance and transparency, magkano yung kukuhanin? Doon tayo sa magandang side. Ang hindi kasi magandang side, not everything naman can be provided by the government. Kailangan maipaliwanag rin natin, halimbawa sa sector po ng PWD na, ay, meron pa kasi tayong programa po na nakabindin na hindi pa po natin pwedeng magawa itong hinihingi mo ngayon. Pero if we can plan ahead or in time, kaya pong gawin ng gobyerno to, kasama naman po sila na ganito kasi kaya hindi pa kaya ngayon. Diba? Kunwari, magdadraft tayo ng panibagong ordinansa for benefit ng PWD, tanungin natin sila. So yung kapakipakinabang na programa, mas maganda kung manggagaling po talaga dun sa sektor na pinag-uusapan. So let's say para ganito pala, yung magki-create ka ng isang ordinance na inclusive for PWD, and then yung projects na gusto mong gawin doon, kailangan makausap mo sila, yeah, na suited na projects para sa kanila pala. Yeah. In other words, we'll create an ordinance na every time may ordinance kang ipapasa, you have to consult the sector. That is it. Alam ko nangyayari naman, pero iba pagbak na siya ng ordinance. Kapag nagkaroon tayo ng public hearing, instead of people going to a certain venue for that public hearing, tayo yung bumaba. Lalo na as legislative body, marami naman, kaya 12 yan, di ba? Kasi we have different issues, we have different sectors na kailangan tutukan ng legislative natin. Mas maganda siguro kami yung bumaba. Mas maganda na maramdaman or yung mga ginagawa namin ngayon. Ikipag-ugnayan kasi kami ngayon. For people to know yung platform namin, yung advocacies namin, and why we will run. So ngayon, ibinababa namin yun eh. Ang pangarap ko, isa kong plataforma is after elections, bababa pa rin dapat kami. Yeah, kailangan diba? Talaga continuous yung pagtatap nyo sa mga tao. Yes, may town hall meeting pa rin, mm-hmm, may consultation pa rin ng mangyayari, ipapaalam pa rin natin yung update natin every time may bago tayong ordinansa. Diba? Nasaan na? Nagpo-progress ba tayo? Kung hindi tayo nagpo-progress, iulat rin natin yun. Hindi naman kailangan lahat positive. Ang importante, malaman po ng tao, ano yung totoo? Asa na ba tayo? Ano na yung estado natin bilang syudad? So, yun yung number one natin. Pagka, dahil ko sinasabi po, nag-ingkot ako, make this government ay gobyerno ng lahat at hindi lang gobyerno ng lahat. Yun po yung inclusive na governance na gusto po natin mangyari. Lalo na sa legislative. Yung ugnayan po yun natin. And then, pangalawa, sa pandemic tayo, no, so malaking usapin talaga ang health care. Pero ang pinaghahandaan rin naman natin, may buhay pa after natin. And then may sakit pa na hindi lang COVID na ito. Now we have to address talaga. And siguro one thing na gusto kong gawin doon is to listen first sa mga health workers natin. Yung mga frontliners natin. Ano yung lacking? Ano yung pwedeng itulong namin? Ano yung pwedeng gawing ordinansa or resolutions for us as a unit to improve? Hindi ba? Our services. Kasi hindi tayo, alam natin maraming problema, aminado tayo dyan.
Pero hindi natin mareresolba yan kung gagawa tayo ng panibagong problema. Lutasin muna natin isa-isa, makinig muna tayo. Alamin natin yung mga shortcomings and then punuan po natin. Wala naman po siguro kung nakikita ang problema na umamin minsan ng pagkukulang. Hindi ba? So, tanggapin natin na may ganun. And then siguro we'll improve from there. Kagaya ng inclusive governance sa sinabi ko kanina, ang key rin para sa akin to improve especially our healthcare system is for us to listen. Hindi ba? Listen sa mga constituents natin and listen na yung nasa front line talaga. What's the real score? What's happening? And then from there we'll pick up. And then siguro sa healthcare din, gusto ko lang rin i-share yung gusto natin. Alam natin na kuminsan may kakulangan tayo ng supply ng mga medicines. Hindi naman yan kinakaila. Kasi nga, di ba, we're open. Ganun ang gobyerno na gusto natin. That's why gusto ko siyang tutukan na especially sa mga lolo at lola natin, mga seniors natin, and then mga bedridden po natin na kasama, na may mga medicines po na maintenance nila na kayang ibahay-bahay po ng gobyerno po natin. Para hindi na sila maghihintay ng servisyo. Kumbaga, darating na lang sa kanila. Pero still, babalik tayo dun sa inclusive government na pag may tinanong si gobyerno, sagutin natin. Kunwari, nagtanong ako, Kurt, may maintenance ka ba? Kailangan sagutin natin yung truthfully. Para malaman ni government, paano siya mag-procure, paano siya bibili, ano yung mga bibili niya, sapat ba yung mga bibili niya, para wala rin tayong masasayang na resources. And then yung makikinabang is yung mga dapat makinabang. So, ang laking bagay nung talagang bumababa kayo doon sa mga tao at nakakausap niyo yung bawat sector, nalalaman niyo kung ano yung needs, yeah, ano yung kailangan i-improve, at ano yung pagkukulang ng gobyerno, no? Talagang makakakuha kayo doon ng certain point na ay ito yung mga dapat pala na ibigay, i-provide, at ayusin, yes, dito sa lungsod natin. Yun. Mga nakukuha ng ano sa inyo, mga learnings na ganyan, every time may mga nakakausap ako sa mga sa inyo, ang dami ko ding mga natututunan. So ngayon naman po, Honsi, given a chance na ikaw ay manalo, makakaasa ba kami ng isang good governance sa isang... Yeah, Marcos. Definitely. Hindi naman ako susubok. And then currently I'm with the in sa ticket ni Mayor Vico. Which is yun yung number one talaga na isinisigaw namin. Yung good governance. And then syempre makakaasa tayo doon kasi unang-una no, pag umikot tayo, hindi po tayo nangako ng langit at kulta. Kung ano lang po yung totoo, ano lang po yung kayang gawin. Yun lang yung sasabihin natin sa tao. Pag hindi po kaya, kailangan malaman din po nila na hindi talaga kaya ng gobyerno. Yun lang rin. And then baka in time. That's why naghahanda tayo ng magandang paggugobyerno para yung next generation nga po natin, eh tama na yung dadat na nila. So kung good governance is because we are planning way ahead, 100% kasali po tayo. Yan talaga ang gusto natin. Prior na malaman mo na ikaw ay part ng Giting ng Pasig, what comes to your mind? Ano yung unang pumasok sa isip mo? Ano ang pumasok sa, ano yung naramdaman ng puso mo, yeah, that time na malaman mo ay part ka ng Giting ng Pasig? Syempre, overwhelming and then very challenging. Mm-hmm. Talaga. And pressure na naman. Pressure. Pero yung pagtakbo ko this 2022 elections, the decision didn't happen overnight. Mm-hmm. Hindi naman siya biglang, ay, tatakbo ko. Mm-hmm. I was serving the our people, Pasig City, our barangay, na may dream. Mm-hmm. Na one day, I'll have a chance. And then, pag dumating yung chance na yun, syempre, I'll grab it with everything na meron ako. Mm-hmm. Diba? Kumbaga, pinaghandaan ko siya talaga. And then, basta simula pa lang na nandiyan yung dad ko, I have plans on hoping one day I can join the city council para may magagawa tayo na kahit pa paano magkaroon ng impact sa mga buhay ng Pasigueño. And then I applied. Hindi biro, ah. Hindi biro mag-apply sa Giting ng Pasig. Yung pinagdaanan. Actually, as I spoke to Honsi King, parang may mga workshops pa ata kayo, yeah, pinagdaanan. Wala na ba audition? Ah!
There was an interview, and then siyempre yung ilalatag mo yung programa, yung platform mo, bakit ka tatakbo? Ba't mo gusto? Anong trick mo? Ganun, wala naman. Ano yan? Wala naman dati. Kumbaga, baka gusto mo patuntog ka lang doon, ganun. hindi siya madali. The application for Giting itself is already a journey. So, again, it's another journey yung application para sa ACP Counselor. Pero masarap siya sa pakiramdam. Kasi right now, nararamdaman natin yung progress ng mga voters natin. Kasi every time na bumababa po kami, talagang ano, hindi yung automatic makita ka nila, iboboto ka nila. Hindi. Oo, parang kailangan hindi porket part kami ng Giting is ayun yung assurance agad na kailangan natin pagtrabahuhan, kailangan ibigay mo yung best mo. Kasi kailangan, ang nakita na kasi ng mga Pasigueño ngayon is yung transparency talaga sa namumuno sa atin. So dapat yun ang sumasalamin din sa inyo. Yun ang dapat. And then we have to explain yung programs namin, yung platforms namin. Kaya ang sarap. Wala ang problema sa akin kahit na hanggang gabi magpapaliwanag ako ng programa. That's why I'm thankful sa platform. Yung Kurt TV Natics. Kahit papano yung gist ng platform ko na i-share natin. Yeah. And then, pero kung kahit anong araw, pwede nating ipaliwanag itong plataforma na to. Ilalapit natin to. Gusto natin makapagdala po tayo ng mensahe na ang inilalaban po natin para na doon sa next generation naman. Sana mag-echo itong i-manifest mo na ngayon yan. I-manifest. Malay mo, yung lahat na lang kayo ng interview ko, manalo. Yeah. Thank you. Sana. Kasi alam mo, anak ako ni Jesus. Ni Jesus? Oo, yung pangalan ng tatay ko, Jesus. Kaya anak ako ni Jesus. Sabihin ko sana, magkapatid tayo. Ako si Maro Martires. Ang serbisyong may check sa puso. Makakaasa po kayo ng good governance sa akin. Natex, napakinggan po natin ang programa, platform at yung mga gustong gawin ng ating Consi Maro dito po sa Pasig City. So, kung kayo sa mga undecided voters dyan, kung kayo ay taga District 2, kilala nyo naman kung sino yung tatay niya, kung ano yung nagawa niya dito sa Pasig City. Pero syempre, huwag tayo basta tumingin doon. Tignan natin yung kakayahan at kung ano yung maitutulong ito sa atin bilang Pasigueño. At ayun po muli ay nakatutok dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!